Eh, paano ba mag-check niyan ng mga power transistor na yun? Arrange nyo lang yan sa DC volt at susukatan natin ng voltage kung normal pa ba. So, ground reference nyo lang. Yung negative sa ground, then yung positive sa base. Ayan o. So, wala siyang voltage. Millivolt. First transistor. Second transistor. Ganun din. Millivolts. Pero doon sa kabila, no, yan, meron siyang negative 0.5. Negative 0.5. Ibig sabihin yung last two transistor ay meron. Hindi sa side na to, ganyan din. 0.5. At yung huling two transistors ay ang base niya ay millivolt. Isa, millivolts. So, wala. So, ibig sabihin, left and right channel, may tigdalawang transistor na millivolts lang yung voltage. So, may kinalaman ang power supply. No? So, check natin kung balanse yung power supply before tayo mag conduct ng iba pang mga testing. Okay, dito sa positive side ng power supply, so meron tayong na-read na 44, ilan yan? 44.5 volts na positive, 44.5. Dito sa negative side, dapat balance rin siya, no? Dapat 44 din yan. Pero meron tayong nasukat na negative 31.3. So, ibig sabihin, sa part ng power supply ay meron tayong unbalanced voltage. So, isa sa mga reason niyan bakit wala tayong makuhang tamang bias voltage sa power output transistor.